daming nanood, ang daming ano. Ngayon naman kaya sa susunod na segment, ano kaya ang aasahan ng ating mga... Actually, mga ka-Mars, ito bago na naman yung topic na i-discuss natin for today. And take note, mga ka-Mars, ito actually naging trending to Mars ngayong pandemic eh. And at the same time, nag-boom siya. Okay? So, usap natin na si Miss Reyna, yung ating co-preneur, is online selling din yung kanyang business. And ngayon, ang topic natin is ganun din. Okay, so ang topic natin mga ka-Mars ay walang iba ang Baking with Mom! So tawagin na natin kung sinong bisita natin ngayong araw. And mga ka-Mars, hindi na natin patatagalin pa ang ating bisita for today. Walang iba, a successful co-preneur of Simbayanan ni Maria Multi-Purpose Cooperative from New Lower Branch. A home-based pastry chef. Walang iba, kundi si Miss Cristina Santos. Cristy, okay, since ikaw yung aming bisita for today and we're very happy na nandito ka po ulit sa Simbayanan. Okay, so ako siyempre ang pinakamaraming nagtatanong mo, paano ba nag-start yung business mo na Silverdot Cupcakes? Actually, ano lang yan eh, nag-start yan, passion lang. Gusto ko lang mag-bake. And gusto ko mag-bake, kaya una gusto ko kumain. Ay, kaya tayo na sa pahingin ka. Mas gusto ko nang gumawa ng sarili kong cake. So, nagpapatlip ako sa mga friends. Pero, eventually, gusto nila mag-order. So, sabi ng mga friends ko, bakit hindi ko gumawa? Pamienta. So, nagpapu-order sa bahay lang, online. Tapos, pag may nagtatanong ko, nagpapostume. So, kahit hindi pa ako masyado, tinatanggap ko yung order. So parang, ano ko na rin yung practice area ko na rin kapag kami ng mga bagong design. So wala ka po pandemic, nag-start ako yung business? Yeah, I started around the year 2017. Oh, matagal na lang. Yes. Okay, so nakikinig sa nation na lang ba dito sa Simbayanan? Happy
yung naging tulay, kumbaga, to have yung confidence sa sarili na mag-bake talaga. Kasi actually, talagang normal lang. So, nag-attend ako kay Miss Christy, parang nandun yung umangat yung confidence na kaya ko pala. Parang kailangan din yung attitude ng confidence. Okay, ayan. Kasi parang pagkain lang ang kaya ko. So, walang bake? Pagkain ang kaya ko. Gusto lang namin malaman at malaman ang ating mga nanonood na kumayari ang Kamars na ano ba yung nakitulong sa iyo ng Simbayanan? Actually, when I started being a member of Simbayanan, sobrang main household na ako rin sa mga side of Santos, kaya ito na ang hirap na puhunan sa Simbayanan. Mars Christy sa mga number nito.
i-bake kahit na walang mixer. But syempre, kailangan may oven. Kahit maliit na oven lang, okay na. So, sa chocolate, moist chocolate cake ang gagawin natin. So, parang narinig ko ba lang, masarap. Oo. So, we have 200 grams of all-purpose flour, 50 grams of cocoa powder, 200 grams of sugar, o i-blacky, ano na natin, i-mix na natin. Okay, tulong ko na ito mas mag-open. O, dito ko, Mars, hihintayin ko na lang kumain, Mars. Ito, 200 grams of flour, ay natin yung dry ingredients. So next ang ating chocolate flour. This is sugar. Sugar is 200 grams. Na mapapansin niyo parehas ng ratio ang all-purpose at sugar. Lagi ganoon, Marcia. So, hindi ko nalagyan ko ito. Napimpla. Kumbaga, depende sa panlasa natin. Depende sa gusto matangis, or sakto lang. Ganyan yung bagayos. Baking powder is 4 grams. Baking soda is 4 grams and a pinch of salt. So, pinagsama ko na ito. Ayan. So, this, ito yung ating dry ingredients. So, ito, mix-mix lang. Tapos, after mixing, i-set aside nyo. Set aside nyo mga 5 minutes para lang magkakilala yung mga ingredients na ito. Kasi, mas magiging maganda yung mixing niya, yung outcome, kapag medyo nakapag-set sila na yung lahat ng ingredients nagsama-sama. Para well-combined talaga. Well-combined yan. So after 5 minutes, let's say, kumare, naka 5 minutes na tayo, no? So, ihalo natin. Ihalo na natin ang sour cream. So, paano kayo gagawa ng sour cream? So, ito lang ang gagawa mo, yes, sour cream. Gagawin lang natin, meron din yung back milk. Ito ang evaporated milk natin is 200 ml. Tapos, lalagyan nyo lang siya ng 1 tablespoon of vinegar. White vinegar, ha? Walang mas. So, anong purpose, Mars, ng vinegar pag ginamit sa cake? Ito, para maging moist yung ating cake and also iwas panis. So, kaya nagtatagal lang ating chocolate cake kasi meron siyang vinegar. Yung vinegar, para maging level yung pH. Yeah. So, hindi naman lumalasa ang vinegar since yes. Grams lang? Or 1 tablespoon. A tablespoon. Okay. Para lang mag-level yung acid ng ating cake. Para parang atubo yan. Atubo yun na pag-atubo. At saka maaawin mo talaga yung sugar. Kaya pala, sir, kung kayo mag-alala dahil hindi naman po aasin ng ating cake sa vinegar na to. I-balance niya lang yung lasa ng So, Mars, gano'n naman katagal umaabot or pwede umabot yung mga cakes? Kapag ka-chocolate, pinakamatagal yung 7 days. Sa rep. Basta nasa rep. Pero as time goes by, cake nyo, masarap yung pasarap pag kung nasa rep, di ba? Lalo kapag nasa freezer. Actually, na-try to yung nasa rep. Mars, pag wala medyo. Tapos, dadagdagan niya rin siya ng 100 ml na oil. Ang gagamitin nating oil ay canola oil. Kung kayo gamit ng ordinary vegetable oil. Canola or yung soya oil pwede. So, ito na. Tapos, lalagyan din natin siya ng 250 ml of water. So mix. So kapag na-mix yun na, you can add the vanilla. So makikita nyo, yan, medyo po ano na siya. Makikita ko na ngayon. Siguro mga... Hindi pa siya luto pero gusto ko na siyang kainin. Wow! So yung pag-tatakita vanilla tayo. Sa ano na to? Ang ilag nito, itong mixture na to, it can have at least 12 to 18
mix na natin ano? Anong ilang kilo? Eggs. Bakit ano? Ay, bakit ko inano? Inuli ang egg, no? Ang egg. Kasi ang white ng egg ay nakakapagpabigas ng ano eh, ng cake. So at least na-mix mo na lahat yung ano, na-mix mo na lahat yung ingredients bago mo lalagay yung pampatigas. Kasi pag na-over mix yung ano yung egg, yung egg white, ipigas yung ating. So another tip mga ka-Mars na dapat ang egg pinapanguli sa dulo ang paglagay. Para kahit mag-overbeat ka dun sa mixture mo, wala kang problem. Tapos, pagka-mix, naka-well-mix na yung mixture mo, malaki ilagay yun. Okay. So, ayan mga ka-Mars. Ito na po. Kahit sa mga bahay, pwede kayong mag-bake. Ayan. So, marami siya, di ba? Makakapag-bake yun. So, makakapag-bake sa kanyang cakes. Ayan. Ano nito, dapat preheat mo muna ng 350 degrees yung oven for at least 30 minutes prior sa pagsala mo ng cake or cupcakes. Dapat 30 minutes siyang mainit yung oven para hindi babagsak yung cake or cupcakes na sasala mo. So yun, dapat level na yung temperature. So yung temperature na 300 hanggang sa pagsala is 300 pa rin or pinababa natin? Pag cupcake, bababain mo siya ng temperature at least 20. So kung dun sa oven mo 180, gawin mo siya po 170, 160 kapag ka-cupcakes. Kasi maliliit lang yung cupcakes eh. Para ano, maayos lang yung baking. Yung quality ng cake na lalabas. So kahit so, ito, ano, okay na, no? So isasalin natin sa oven. Ito na yung finish para kanyang cupcakes na nagawa. Ay, dito ko, Mars! Tinatapot ako ng cupcakes! Pinky yung mantay niya. Yes. Ito yung pinaka-pinky na ba? Tasting. Ayan. Hindi ko ako magaling, Mars. Ayan. Uhusgan natin yan sa pagbabalik na Mars! Silverdots. Gusto mag-inquire? Okay. At ito na mga ka-Mars, ang pinaka-favorite natin na part, ang tiki mantay! Yes, favorite part! Ayan! So, ito na yung finished product ni Miss Christy and tiki mantay na. Mananatan mga ka-Mars kung anong ang lasa ng kanyang the verdict. Okay. So, titikman natin ngayon kung anong lasa ng ating cupcake. More than Uwi-date ang box. Fair lang. Mamaya kakain po yung ating mga stuff, no? Papatikim natin sa kanila. And sa mga gustong umorder mga ka-Mars, makikita nyo lang sa yung details sa baba, no? Andyan yung contact number ni Miss Christy. Andyan yung kanyang FB page. Ayan. Masarap, hindi siya matamis. Tamang-tama lang yung lasa niya. Tsaka yung texture niya, alo, ang sarap. Parang gusto ko na lahat diretso. Actually, Mars, kaya ko pumuyain ng sandusan ko. Ang sarap niya. Pati yung pag-blend ng buttercream po ba ito? Yes, buttercream. Sa mga kamay-ari natin, no, na gusto kong order kay Mars Christy, ayan, i-display po namin ulit ang kanyang contact details para po sa mga gustong tikman ang napakasarap na cupcakes. Tsaka cakes. Na siyempre. Eh, matanong ko nga pala, Mars, no? Sabi, Mars, matusok ko. Ba ang isang box ng cupcakes mo? Okay. 1,000 is 400 lang. 400 pesos lang. Wala ka po ba? Buttercream frostings. May cream cheese na kasama. Wow. And kapag naman customize yung toppers ng cupcakes, nag-range siya from 500 up. Depende sa design. Okay, so ano pong size ng cupcake? 3 oz. Yan yung standard size natin. Pero pagka maliit, depende na yan sa usapan ng client. Lalo na kapag marami yung pagmarami.
nakikwentuhan lang kayo, Mars. So, also yung customized cakes, gumagawa din po. Yes, yun talaga yung ano ko, forte. I do customizing, personalizing the cakes. So, if you want to order or if you want to inquire for special events like weddings, Lebu, birthdays, Christmas, and other occasions, you can contact me and we can talk about your events. And also, don't worry about the budget kasi pwede naman tayo mag-adjust yan. So, hindi po. Ito po yung napag-uusapan naman. And huwag po kayo matakot kapag sinabing fondant ka kasi ang fondant po, kaya namang maging quality, makuha niyo yung design niyo in a very affordable price. So, contact lang po. Actually, yung iba, sinasabi nila na kapag fondant, no? yung iba kasi walang mga idea. Yes. Ang thinking nila, or yung iba nakaka-experience na yung mga fondant daw is pagdating sa cake, hindi masarap. No, kasi ang binabayaran daw is yung design lang. So, syempre iba-iba naman tayo dyan. Lalo na, syempre kung gusto mo talaga ng quality, although yung price niya is medyo pricey talaga, pero syempre yung kung titikman mo naman, no, masasatisfy ka mo. Try nyo po, hindi kayo magsisisi. May Facebook or you can also, you can also check the comments of my clients. So yung Facebook page mo, Mars? Facebook page po, Silverdot Cupcakes. We also have IG account, Cakes by ET or Silverdot Cupcakes. And also my FB account, Cristina Santos. You can also check, you can all check those accounts para makita po yung creations. Hire naman po dun sa mga gusto mag-direct Simbayanan para mahatid namin sa inyo ang servisyo ni Mars Christy. Pwede po kayong lumapit sa ating Simbayanan ni Maria Enterprise Center para po makontak ang ating pastry chef, no? Chef na cupcake na chef. Charap! I also do, pwede po ako magbigay ng discounts for resellers. So, wow! Meron po, nag-accept din kami ng bulk orders for cakes na pwede giveaways for Christmas, other events. Oh, birthdays na! Yes, pagdating na ang December, so marami na naman ang mag-order, especially ng mga cakes and cupcakes. Fruit cakes, yan. Yan, kung sa ating mga kamay-ari na gusto ng extra income, sideline, business, pwede mo resell. Yes, pwede kayo mag-reseller kay Mars Christy ng kanyang mga cakes and cupcakes. Promise, hindi kayo makapahiya. Sobrang sarap. Naubos ko agad yung... Actually, yung gusto din na ginawa natin kanina na basic, no, na tutorial, and how to mix the bake, no, and basic ingredients, no, nagkakandak din po ang SMEC department, no? So, si Miss Christy din yung ating iniimbitahan na taga-turo. Ayan. Yes. And also, kung gusto niyo po ng one-on-one, contact lang po para makapag-set tayo ng schedule. Okay. So, pwede. Hindi na lang kamaramihan, no? Pwede ding isa. Yung tutorial mo, yung mga session mo ng tutorial niyo, kagaya ng one-on-one, napag-uusapan din po ba yung pressure? Yes, oo. Ayan. Very lenient naman po kami. Lalo na ngayong pandemic na, syempre, lahat naman gusto kumita kahit konti. So, pwede tayo magbigay. Napakadaling kausap naman pala ni Mars Christy, no? So, magpa-schedule. Ang vision kasi ng Silverdot Cupcakes, yung back to basic, yung ma-enjoy yung cake ko or yung cake namin in affordable price and also to help other people. Na matuto. Ganun lagi. Pasa-pasa lang yung ating knowledge, experience, masaya lang. So ngayon po, mga ka-Mars, no, ito na yung last na hinihingi natin palagi sa ating mga bisita na ano ang may papayo mo sa mga kapwa co-opreneur at gusto mag-start ng kanilang business? Oh yes. Para po dun sa mga gustong mag-start ng business, lalo na ngayong pandemic, tanungin niyo po yung sarili nyo, yung kung ano ba yung talagang passion nyo, yung gusto nyo gawin sa buhay. Kasi kahit na maliit ang kita, like sa akin, maliit lang na makita namin ito, pero gusto namin na gawin ito. Masaya kami sa ginagawa namin.
nakakapagpasaya ng ibang tao. So ganun po yung ano, tanungin niyo sa sarili niyo. And also kung nahihirapan kayo dun sa capital, andito po yung simbayanan ni Maria Cooperative. Tutulungan po nila kayo, i-guide po nila kayo from step 1 hanggang sa kung saan niyo gusto matuto. They will provide you yung proper trainings, proper assistance, pati yung sa financial. Sila po talaga yung nag-guide sa akin. Wala namang ibang nag-guide na ano sa akin eh. Kasi tsaka sila yung nagbigay sa akin ng ano, free trainings na nasa iba magbabayad ka pa. Pero dito free at na nag-guide nila ako ng maayos. So at ano, very considerate po silang lahat dito. So, yun, SMEG plus yung will nyo po, yung Simbayanan ni Maria, yung SMEG, at yung will nyo na matuto at makabango ng konti sa buhay. Yun po yung, ano, yun po yung susi natin sa pag-angat. And also, syempre, lahat naman ang ginagawa natin, kailangan ni prayer. Yes. Wala po tayo dito kung hindi po tayo nagkaibigan. Ito po, sobrang, ano, ang tagal po ng process ko, pero laging, kada clip na ginagawa ko, laging may prayer na sana yes. Matapos ko at makaya ko ng maayos. Yun talaga po, yun yung magiging strength ko. Laging prayer lang. Napakaganda ng mensahe ni Ms. Cristy, no? And syempre, before tayo matapos, no, ito naman yung sasabihin natin sa mga kapwa, kamay-ari, kamars natin na huwag kayong mawawala ng pag-asa kung ano yung mga gusto nyong gawin sa buhay. Especially ngayong pandemic, sabi nga natin, pagsubok lang yan. Correct. Okay. Kung meron kang gustong gawin and masaya ka sa ginagawa mo, then do it for it. Okay? Para sa sarili mo, no, para sa pamilya mo, kasi ito yung makakatulong para sa inyo. At saka, Mars Melay, tama yun. Yung pinapoint out kanina ni Mars, Christy, gawin yung stepping stone, yung simbayan yan, yes. To produce new and good, successful entrepreneur. Yan. Napakaganda. So kung gusto niyo ng additional capital for your business, kung meron na kayong existing business or you want to start your business, nandito lang po ang Simbayanan ni Maria Multi-Purpose Cooperative para magbigay ng serbisyo at capital para sa inyong lahat. Ayan. So maraming salamat po, Mars Cristy, sa inyong share. Sa business nyo, how to bake, especially dun sa cupcakes, napakasarap. Thank you. Joke lang. So, abangan